أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay tatalakay na naman tayo ng isang panibagong paksa at isa rin po sa karamihan na nagaganap sa panahon natin ngayon tungkol po sa pagninegosyo. Ngayon ay tatalakay natin ang tinatawag na ang pagbibinta at pagbibili ng item o produkto ng installment o hulug-hulugan. So bago po yan ay i-share muna natin sa iba. Nais ko pong maunawaan ng mga kapatid natin ang paulit-ulit na itinatanong, lalong-lalo na po sa pagbili ng bigas. Sabi nila, pag cash ay ganito, mura, pag inutang ay mas mahal. Pag kinas mo yung sasakyan, mura, pag inutang mo ay mas mahal. Pero ang pagbabayad ay hulug-hulugan, cellphone, o ano man mga item. Ano ba ang batas ng Islam dito at paano nagiging haram at paano nagiging halal? So inaasahan ko po na maunawaan po ng mabuti ang batas ng installment. Marami po sa atin, sa lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, ang gumagawa nito. Pero baka hindi po alam ng iba na mayroon silang hindi alam, lalong-lalo na ngayon, yung mga mahilig kumutang ng installment, na mayroon pala silang nagagawang haram tungkol sa bagay na ito. So hayaan nyo munang i-share natin sa iba. Sa may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment. At sa abot ng ating mga kaya, kung alam natin ang sagot, ay tutugunin natin bidnillah. Sa mga nagpaplano na magbinta ng hulug-hulugan o bumili ng hulug-hulugan, so panoorin niyo po ang batas nito, nang sa ganun maunawaan ninyo kung kayo ba ay nakakagawa ng halal o nakakagawa kayo ng haram. Sandali lang po mga kapatid. I-share muna natin sa iba. Alam ko marami sa panahon natin ngayon ang mga business minded o mga negosyante. At yung iba, para kumita ay nagpapa-installment sila. Ang ginagawa na lang para hindi mahirapan yung kanilang mga customer, so pinapahulug-hulugan na lang po nila yung kanilang bigas, yung kanilang binibintang cellphone, o binibintang mga items. Okay, so siguro ituloy ko na lang pipag-share sa iba. Actually, yung tinatawag natin na installment, halos ito ay napagkasunduan ng mga ulama. Pagkos kung totoo si nabanggit ito ni Sheikh Al-Uthaymeen, ni Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Islam na Ibn Taymiyyah, na ito ay napagkasunduan ng mga ulama, ijma. Yun po ang kanilang pananaw. Kahit na may kakaunti sa ag-scholar natin na nagsabi na ito ay haram. Mayroon sa mga scholar, pero konti lang. Kaya nga, si Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Islam na Ibn Taymiyyah, nabanggit ni Sheikh Al-Uthaymeen, na halos ito ay napagkasunduan ng mga ulama ang pagpapahintulot sa installment. Yung iba na hindi nagpahintulot, sabi nila, yun daw ay riba. Bakit riba? Ito babanggitin ko lang bilang kaalaman sa iba. Sinabi nila na ito ay haram, pero wala silang mabigat na basihan, wala silang mabigat na dalil. Ang installment, mga kapatid, sa ayon sa nagsabi na ito ay haram, dahil pag kinash mo ay halimbawa yung bigas, ang halaga ng bigas is 1,000 or 1,500, tapos pag inutang mo ay 2,000, yun na po yung riba, yun po yung pananaw nila. Nagiging riba po siya pag inutang, kasi may tinubuan daw yung cash niya is 1,500, tapos pag inutang na ay nagiging 2,000. So, yun po ang pananaw ng halos hindi naman consider na
pananaw ng mga eskolar natin, kundi halos na pagkasunduan, sabi nga ng ating mga ulama, na halos mujmahun alay na pagkasunduan, nagkaisa ang mga eskolar sa pagpapahintulot sa installment. Basahin natin ang pananaw ng, sa pananaw ng Hanafi, ya, sa madhab ng Hanafi, sabi na, "Athamanu qad yuzadu li makanil ajal." Yung presyo pwedeng madagdagan kapalit ng panahon na hindi mo mabayaran agad. Pwedeng madagdagan, halimbawa, kasi palagi po ito yung naitatanong. Paano kung nagpapautang ng bigas? Ang bigas, mga kapatid, kung inutang mo ang bigas sa negosyo, pag inutang mo ang bigas, ay mas mahal kaysa sa i-cash mo. So wala pong problema doon. Pag ang bigas, ang halaga niya pag cash is halimbawa 2,500, depende po sa bigas yan. Pag inutang ko, magiging 5,000. So wala pong problema doon. Wala pong problema doon. Yun po yung tinatawag na parang inutang, pag uutangin natin, pwedeng installment, pwedeng maliit yung pagbabayad. Okay? So halimbawa, sa mga nag-uutang ng sasakyan, pag ikakash ko yung sasakyan, sabihin natin na 800,000. Pag kinash ko yung sasakyan, sabihin natin na 800,000. Pero kapag inutang ko, pwedeng hulug-hulugan. Ibig sabihin, monthly ang pagbabayad. Pwedeng 3 years, pwedeng 5 years. Siyempre, may dagdag na yun. Kung 800,000 yung cash, tapos magiging 1 million pag inutang, wala pong problema dun. Walang problema dun. Ngayon, inshallah, darating tayo sa punto na marami sa atin ang nakakagawa na hindi nila alam na pumasok pala sila sa haram. Papaliwanag natin mamaya, inshallah. Sa Hanafiya, talagang walang problema na dagdagan natin yung presyo niya kapag inutang. Ganun din ang Malikiya, ja'alu liz-zamani miqdarun min ath-thaman. Dahil sa i-extend mo yung pagbabayad, so pwedeng dagdagan yung presyo ng produkto. Ganun din ang Shafi'iya at saka ng Hanabila. Ang Shafi'i, al-khamsatu naqdan tusawi sittata nasi'atan. Yan po ang pananaw ng Shafi'iya. Ganun din ang Hanabila, al-ajalu bi'akhudu qistan min ath-thaman. So dahil doon sa panahon na i-extend mo, ay pwedeng dagdagan ang kanyang presyo kaysa sa cash. So wala pong problema doon. At ang katibayan nila, ang sabi ng Allah, wa halallahu al-bay, at pinahintulutan ng Allah, hinalal ng Allah ang pagbibinta, dahil kabilang ito, pasok ito sa pagninegosyo, itong installment na ito. Ngayon, gusto kong maunawaan ninyo na may mga item na hindi pwedeng hulugulugan. Okay, sa negosyo, may mga item na hindi pwedeng hulugulugan ng pera ang ibabayad natin. Halimbawa, yung ginto at saka silver. Ilabas niyo po dito ang ginto at saka silver, dahil ang ginto at saka ang silver, bawal po ng installment yon. Hindi po pwedeng i-installment ang ginto at saka silver kasi papasukan po siya agad ng riba. So haram po na i-installment yung mga nagninegosyo po ng ginto at saka silver. Huwag niyo pong isama ang ginto at saka silver sa installment. So maliban po sa ginto at saka silver, bigas, trigo, cellphone, sasakyan, walang problema na installment po ang pagbabayad doon. Okay? Meron dito na halimbawa, kung sakali na ang produkto ay hindi ko muna makukuha, kasi i-installment ko muna, hulug-hulugan ko muna. Halimbawa, gusto kong bumili ng sasakyan, gusto kong bumili ng motor, gusto kong bumili ng cellphone. Yung cellphone, hindi ko muna makukuha agad. Okay, yung cellphone nandyan sa nagtitinda, pero naghuhulug-hulug ako sa kanya, kapag nakompleto ko na, saka ko makukuha. Sabi ng ating mga ulama, hindi ito pwede sa installment, sa hulug-hulugan. Bakit? Ito yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinagbawa niya na bay'ul kali bil kali. Ibig sabihin, ang hadith na ito, actually, nabanggit ng ating mga ulama na ang hadith na ito ay mahina. Ang hadith na ito ay mahina. Yung item, yung produkto, ay utang. Tapos, utang din ang pagbabayad. Hindi ikakas yung bayad at hindi mo rin matatanggap agad yung item. Ibig sabihin, yung produkto nandyan, hindi ko pa nakukuha, pero binabayaran ko ng hulug-hulugan, sabi ng ating mga ulama, na hindi ito pwede sa installment. Okay? Pero ang hadith na ito ayon sa kay Ibn Hajar, na ito ay daif. Pero si Ibn Qayyim, rahimahullah, sabi niya na ang kanyang kahulugan ay tama naman. Yung meaning ng hadith ay tanggap naman sa batas. So dapat hindi po ganun ang installment. Ang installment, mga kapatid, kukunin ko yung item, kukunin ko yung produkto,
pero babayaran ko sa iyo ng hulugulugan. Yun po ang installment na tama. Yun po ang hulugulugan na correct. Okay? Ngayon, dadako tayo ngayon sa tinatawag na sa panahon natin ngayon na hindi alam ng marami. Ito po ang katotohanan. Alam ko po na hindi nararamdaman ng iba yung pagpapautang ng bangko sa atin ng sasakyan. Ano mang gusto mong item? Sa mga nanonood ngayon, yung iba kahit na may nagkaroon din ng kaalaman pero hindi nila nararamdaman na nakapasok sila sa riba. Halimbawa, gusto mong bumili ng sasakyan na installment. Okay? Gusto mong bumili ng sasakyan na installment o hulug-hulugan. Nakipag-usap ka sa bangko, hindi tayo magbabanggit ng bangko. Sabi ng bangko sa iyo, kapag bibilhin mo ito ng cash, sabihin natin, ang presyo niya ay 800,000. Okay? Pag bumili ka, pag kinash mo yung sasakyan is 100,000. Ayun, 800,000. Pero pag binayaran mo ng hulug-hulugan is 1 million ang magiging total, babayaran mo siya sa loob ng 5 years. I-divide natin yung 1 million sa 5 years. Ibig sabihin, monthly mo siyang babayaran. Walang problema doon. Okay lang yun. Ano po yung bawal dito? Ang bawal dito, mga kapatid, na hindi nyo nararamdaman, nandun sa agreement, na kapag hindi ka nakabayad sa takdang oras, pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, ay mayroong kang tinatawag na garama. Okay? Mayroong penalty. Pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, may penalty. Yun po ay haram. Yan po yung ribal jahiliya. Ang riba ng mga sa panahon ng kamangmangan na hindi nararamdaman natin ngayon, walang usapan sa simula. Pauutangin kita ng pera. Okay, pauutangin kita, hindi kita sisingilin sa simula. Pagdating ng singilan, pag singil ko sa'yo, hindi ka makabayad, sasabihin ko sa'yo, okay, papipiliin kita. Magbabayad ka o dadagdagan ko yung utang mo. Yun po ang ribal jahiliya na nangyayari ngayon na hindi nararamdaman ng mga kapatid natin na umuutang na lalong-lalo na ng sasakyan sa mga bangko. Kasama po yung sa agreement, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kapag umutang ka ng sasakyan, kapag hindi ka nakabayad sa loob ng isang buwan, mayroong penalty, yun po ay riba. Riba po yun. Kasi kung tutuusin, nagiging sunna po yung taksit kapag dumating yung panahon ng bayaran, tapos hindi siya makabayad, na hayaan mo muna siya makaprovide nito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, when cannot do usratin fanadhiratun ila maysara. Kung siya ay nahihirapan magbayad, so hintayin mo siyang maka-provide muna. Dapat ganun. Hindi yung hindi siya makabayad, dadagdagan mo yung utang niya. Riba po yun. Ang hindi alam ng iba sa atin na nag-uutang ng sasakyan mula sa mga bangko, kasama po yan sa agreement na kapag hindi po kayo nakabayad sa takdang panahon na usapan ninyo sa loob ng isang buwan, ay sisingilin kanila ng penalty. Dagdag doon sa hindi mo pagbayad. Yun po ay malinaw, 100% na haram, riba, ang ganung paraan ng pagpataw ng penalty. Bakit mo sisingilin ng dagdag yung tao da kapalit nung hindi niya pagbayad o pagkakadelay ng kanyang pagbayad mula doon sa deadline? So napakalinaw na riba po yun. Kaya ang payo ko po sa mga kapatid natin panampalatayang Islam, siguraduhin po ninyo kung bago po kayo umutang ng sasakyan. Actually, hindi ko rin po alam dati yan. Nalaman ko po nung huli na mayroon palang ganun. Ang akala ko, tuloy-tuloy lang yung pagbabayad mo ng installment. Kahit nasabihin natin kapatid na minsan hindi ka na-delay na magbayad, pero pumirma ka sa isang bagay na ipinagbabawal. Pumirma ka sa isang bagay na ipinagbabawal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Huwag kayong magkasundo sa isang bagay na ipinagbabawal. Man istarata syartan laysa fi kitabillahi wa huwa batilun wa ikana mi'atu syartin. Kahit nagkasundo kayo sa isang kondisyon na hindi pinahintulutan sa isang sa batas ng Islam, haram pa rin yun. Ito ay hindi nararamdaman ng ating mga kapatid. Walang problema sa pag-i-installment, paghuhulug-hulugan doon sa sasakyan. Kaya lang, ang problema doon, kapag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, kahit sino mga kapatid, kahit maging bangko man yan o hindi bangko, sasabihin nila sa inyo, okay, pag hindi ka nakabayad ng sa cellphone na hulug-hulugan mo,
buwan-buwan. Hindi ka nakabayad ng bigas, ng hulugulugan mo, buwan-buwan. Hindi ka nakabayad ng bahay, ng subdivision, o anumang inutang mo, ng hulugulugan, ay meron kang penalty na may dagdag na itong porsyento na ito. Halimbawa, buwan-buwan, kapag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, eh 100 pesos ang isang araw. So, 100% na riba yun. Bakit ka pumayag? Bakit ka pumirma sa isang usapin, sa isang agreement na haram sa batas ng Islam? So, kinakailangan mga kapatid sa panampalatayang Islam, malaman niyo po yung batas nito, na hindi po ganun ang tinatawag ng hulugulugan. Ang hulugulugan, kung ano po yung napag-usapan, kinakailangan sundin. Kung napag-usapan na monthly akong magbabayad, dapat monthly akong magbabayad, uobligahan akong singilin. Okay? Pero hindi ako obligadong singilin kapag hindi pa umabot yung isang buwan. Ikaw naman na ano, ikaw naman na nag-utang, magbayad ka sa takdang panahon kung ikaw ay maluwag. Dahil sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, matlulugani udulmun. Ang taong pinagpapaliban niya ang pagbabayad kahit may kaya ang inutangan mo, isang hindi makatarungan ni nagawain niyan. Pero ikaw naman na inutangan ng installment, wala kang karapatan na dagdagan ang singil doon sa nag-utang sa iyo at papatawad mo ng penalty yung utang niya dahil hindi siya nakabayad sa takdang panahon, dahil yun po ay riba. Yun po ay haram. Sabi ni ano, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni Abu Umar, halimbawa hindi ako nakabayad sa usapan at sa sunod na buwan doble ang bayad ko pero walang dagdag. Wala pong problema doon, Abu Umar. Yun po yung sinabi ng Allah na kapag hindi kayo hindi sila nakabayad, ay hintayin niyo muna makaluwag sila. Hindi po riba yun. Wala pong problema, Brother Abu Umar, kung ganun po ang usapan, hindi po nadagdagan ang inyong pero doble ang inyong babayad. Ibig sabihin, karapatan niya yun kasi dalawang buwan na hindi ka nakabayad. So 1,000 na liba, 1,000 real o 10,000 pesos ang isang buwan. Then sa pangalawang buwan, magiging 20,000 na. So hindi po problema, hindi naman po haram yun kasi wala naman muna idagdag at dahil yun po ang napag-usapan niyo. So inshallah mga kapatid, naunawaan po na mabuti ang pagpapautang at pag-utang ng hulugan, iwasan po sana yung pagkakaroon ng penalty dahil yun po ang original na riba. Yun po ang riba ng, sa panahon ng kamangmangan na kapag hindi nakabayad, sasabihin nila, bibigyan kita ng penalty, dadagdagan ko yung utang mo. Ibig ng utang mo ay 10,000 lang, gagawin kong 10,500 kapalit ng hindi mo pagbayad sa takdang panahon. Ito po ang hindi nararamdaman ng ibang mga kapatid natin na umuutang ng sasakyan installment. Kasama po yan sa agreement na kinakailangan nilang maunawaan. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.